totoo ba yung balita na kaya ka nagla-live selling para makatulong kay Robin? I feel yes. Sa umaga, nagbibenta ako ng laman. Sa gabi, nagbibenta ako ng balat. Para yata lumaki si Maria. Siyempre, may pakialam ako kasi tao ako. Masakit. Ulo, tatawagan ko si Tito Boy. Tito Boy, laos na ba ako? Yung bunso ko, akala niya kutsun ako. Papalitan ka ni Robin kasi mataba ka. Nandidiri na sila sa akin, ikakahiya na nila ako. Di ba ganun sila? Sa ginagawa ni Robin ng pagtulong sa ibang tao, madalas, minsan ba naawat mo siya na uwi? Baka tayo naman maubusan. Aminin natin ang mag-asawa, pero ang pinag-aawayan talaga. Guys, never naman ako nanalo eh. Magandang gabi eh. Did you? Pasoko agad, mama. Sabi ko, sandali. Naloko si Mariel Rodriguez. Oh, wala na masyadong intro yan. Kasi kaklose ko naman itong babaeng ito. Kumari ko pa dahil ninang siya ng aking anak. Yes, si Georgina. Yes. Oh, Miss Mariel Rodriguez Padilla. Yes. Yeah. Hi, maganda. Buti hindi ka paos. Paos. Paos na nga to begin with. Mas paos pa ako today. Oh, dahil? Dahil kagabi nag-live selling ako hanggang mga 2. Oh, anong oras ka nagsisimula sa 9. Live selling? 9 hanggang 2? 9. Well, first time ko yung ganun kahaba. Yung ganun kahaba na 9 to 2. Hindi ka pinakakawala ng audience? Like, ano yung ano mo? Yung live audience mo? Anong bilang? Alam mo, nakakatuwa, nag-reach kami ng 70,000. Talaga? Ganun, oo. So, super happy. Ano nagtulak sa'yo para mag-live selling? Ay, inggit ka ba dun sa mga nagla-live selling na nasa bahay lang, nakakumikita? No, nanunood ako talaga ng live selling. As in, minor ako sa live selling. Sobra akong siyang na-enjoy na gabi-gabi meron akong pinanunood na may cut-off ako hanggang 1:30 a.m. Hanggang, yun na yan, whatever happens, kailan matulog na ako nun. So, sabi ko, alam mo, kaya ko to eh. Kasi nag-enjoy ako at saka ang dami kong gamit. Tapos, gusto ko talaga. It's something that I like. Alam mo, you talk about these beautiful things na yung na maganda pa siya. Alam mo, it brings you so much joy. Tapos, aabangan mo ano ba yung next. Tapos, makikipag-agawan ka. Tapos, ma-feel bad ka pag hindi ikaw yung una nakapag-mine. Alam mo yun, sobra niyang saya. Yeah, so ikaw mismo naging customer. Lagi! Customer pa rin ako hanggang ngayon. Minor ako talaga. So, ano yung binibili mo madalas? Yun nga, mga bags. Doon sa live selling din? Oo, sa live selling din. So, ibig sabihin, yung binibili mo sa online, ibinibenta mo rin? Hindi. Yung mga binibenta ko, yun yung mga matagal ko na. Ay, yung collection mo talaga. Oo, yung mga na-consume ko na. Siyempre, yung mga bagong bili ko, hindi ko pa na-enjoy yung mga yun masyado, di ba? So, enjoying ko muna. Meron akong ganun na yung, hindi ko kailangan na gamitin siya. Pero, the fact na nandun siya, nakikita ako, happy na ako. So, what made you decide na mag-go live selling? Kasi yung feeling ko, masaya siya. Feeling ko, ang saya niya. Feeling ko, kaya ko siya. And then, I do have a lot of things na nakaupo lang naman doon. Sayang naman, gawin na natin. Pero lalo na now, syempre, ang dami kong pinapagawa. So, okay din na meron akong pampagawa na hindi naman masyado nakaka-guilty. Alam mo yun, na ginagalaw mo yung ipon mo or ano, ganyan. So, totoo ba yung balita na kaya ka nagla-live selling para makatulong kay Robin dahil nga si Robin ay tumatakbong senador? Yes, most of yung kinikita ko talaga, pinabibili ko ng tarp, pinagagawa ko ng t-shirt. Oh. Yung from my last live selling, nakapagpagawa ko ng caps and baller bands. Oo. Dahil dun sa mga gamit mo na matagal yes, na tapos yes, in-dispose ko. Kasi yung pag nagpapagawa ko ng mga t-shirt, hindi naman siya yung maramihan na parang, oh, 50,000. Hindi, wala namang ganun eh. So pag nagpapagawa ako, oh, tingi-tingi lang, nagpapagawa ako ng tarp at most, 1,000 tarps. Ganyan. Yun na yung, kung kunwari nakatanggap ako today ng something, sige, papagawin ko tong tarp. Alam mo yun, slowly, little by little, ko lang siya napapagawa. So, happy naman dahil nakakagawa naman. Oo. So, syempre, ang impression ng iba dyan ay wala bang budget si Robin Padilla? Bakit kailangan si Mariel ay mag-dispose ng mga collection niya? Hindi naman kailangan. Gusto ko. Diba? Gusto ko. But, wala naman talaga kaming money for that. For those things. And, alam mo yun, ang dami talagang humihingi. Ang dami humihingi sa akin. Humihingi sila ng t-shirt sa akin. Sasabihin nila sa akin, gusto nilang tumulong. Gusto nila ng tarpaulin. Pero sa akin, sila lagi humihingi. O eh, minsan, wala na din. Alam mo yun, so kailangan lagi akong meron kasi ang dami humihingi sa akin. Pero yung, so, yung mga lahat
so far, nakamagkano ka na na-dispose or nabentahan mula sa mga gamit mo? Ay, hindi ko pa naaano. Nako-compute lahat kasi kakagawa ko pa lang ulit kagabi. So hindi ko pa naaano nako-compute lahat. Pero madami na din, malaki na din. Madami din yung item. So from that, like the last one, medyo malaki yung bulto na napagawa ko. Kaya ngayon nag-round 2 ako. Sabi nga naman, ba't may round 2? Akala ko ba once a month mo lang yan gagawin? Kasi nagpaalam ako sa kanya kung pwede ako mag-live selling. Tapos, akala ko once a month, syempre, sabi ko, habang mainit pa. At saka kasi ngayon kailangan dahil sunod-sunod, di ba? Hindi mo to gagawin kung hindi tumakbo si Robin. Well, I like doing it. So, siguro it pushed me to do it. Pero, feeling ko, kaya ko pa rin. Alam mo yun, feeling ko parang I could do it also. Mm-hmm. Pero yun talaga yung nag-ano sa akin. Yun yung nag-nudge. So, doon sa yung pagla-live selling, ano yung mga encounters mo na na-weirdohan ka or one time na-viral ka dahil na parang tumumbay yate electric fan at nandun yung anak mo? Yes. Kasi million views yun, ha? Namimigay din kami ng bike. Lagi ako may pag-giveaway. Kahit sa live sale ko, may mga pag-giveaway ko. Twice a week namimigay ako ng bike in my Facebook page. So, yun yung one time na sabi ko, dito naman tayo sa may, may iba naman yung setup natin. Dito tayo sa may playground habang nagbabike yung mga bata. Oh. So, nagbabike yung mga bata, tapos nahulog yung electric fan. Nahulog yung electric fan. Sabi mo? Kasi sobrang nakaba siya ako. Nahulog! Kasi hindi lang siya basta-basta nanghuhulog. Nangisay yung electric fan dun sa floor. So, syempre, na-shock ako na nangingisay yung electric fan dun sa floor. Okay, let me check kung meron na tayong winner. Wow! We have one winner. Ay! Your electric fan! Oh my gosh, nahulog. Off muna, off. Oh my gosh, nahulog yung electric fan. Kailangan, is that funny? Nanay almost had a heart attack. Huwag nang iakyat yung electric fan. Nahulog. Nahulog, natest, i-off na, nasira, natanggal yung isang blade, palitan, ibang electric. The guys got scared. Yeah, the guys got so scared because Nanay was screaming. But also, Yaya Annalyn, she got so scared because I that is her too, idea. I got scared too. You got scared too? Tapos, so dahil nga nag-react ako ng yung anak ko, sabi niya, nandun siya nagpa-bike. Tapos ang nakakatawa kasi pinake up ng mga tao, tapos ginawa nilang TikTok. Tapos tuwang-tawa ako dahil may Isabella pa na nagbabike din na dumating. Tapos ang daming versions. Okay, let me check kung meron na tayong winner. Wow! We have one winner! Ay! Your electric fan! Oh my gosh, nahulog. Off muna, off! Oh my gosh, nahulog yung electric fan. Kailangan, is that funny? Nanay almost had a heart attack. Huwag nang iakyat yung electric fan. Nahulog. I-off na. Nasira. Natanggal yung isang blade. Palitan, ibang electric fan. The guys got scared. Yeah, the guys got so scared because Nanay was screaming. But also, Yaya Annalyn, she got so scared because that is her idea. Ang galing ng mga tao. It's more of naaliw ako dun sa kung paano nagawa ng mga tao. Ang galing-galing nila. They're so talented. Oo, nakakaaliw. Pero hindi mo sinasadya yan, Mariel. Ikaw talaga yan. Hindi ko talaga sinasadya. Kaya ikaw talaga yan. So, kinonsulta mo muna si Robin. Nagpaalam na ako kung pwede ako mag-live selling. Actually, hindi niya naman talaga alam kung ano yung live selling. Ang nakakatawa, yung one time, yung heater namin sa second floor, nasira. So, nabasa yung pantry nung kitchen namin. I had to remove all of the things outside the pantry. So, for the first time in his whole life, nakita niya lahat ng gamit ko. Sa kusina to, ha? Na-shock siya. Ang dami mo palang gamit. Ba't hindi mo pa i-live selling tong mga to? Yon. So, nabigyan ako ng go signal mag-live selling. Although, hindi natin binibenta yung mga nasa kusina dahil hindi pa ako ready to let go yung mga plato ko. So, oo. So, talaga. Pero na-shock siya talaga. Lahat ng mga yan. Galing dun sa maliit na kotor. Para mo na pakakasya yung mga yan. Ipamigay mo na itong mga to. Anong gagawin mo sa lahat? Si Robin kasi walang hilig sa gamit. Walang kahilig-hilig sa ang kay Robin, I'm sure you know this, ang t-shirt ay t-shirt. Ang sapatos ay sapatos. It doesn't matter what brand it is. Actually, bigyan mo siya ng parang mo siyang pinapatay pag binigyan mo siya ng branded. Hindi niya kayang masuot. Bakit? Ayaw niya, hindi niya kaya kasi para sa kanya, pinakain na lang sana daw yun sa mga people. Bumili ka ng ganitong amount, tapos sa isang beses na huli niya ako, may dumating ng mga items. Oh. Ewan ko ba naman kasi itong mga yaya ko, bakit lantaran yung pag-display ng mga dumating na mga items, may mga dumating. Oh. Sabi niya, ha? Bumibili ka na naman? Sabi niya sa akin, ha?
hindi na ako makalusot doon. Kasi usually nakakalusot pa ako. Luma na tong mga to. Pag makikita niya ako may dila akong bago, luma na to. Or second hand ko nga to binili. May tinulungan lang ako. Kaya ko to nabili. Ganon. Kasi ayaw niya talaga yung mga ganon. Talagang, and he is the type na siya mismo, he will not wear. He will not use. He will not use. May mga minsan lang nakakalusot ako na rinirigal pag di niya alam na mahal pala yung binili ko sa kanya. Pero pag alam niya yon, hindi siya mag- I've never seen him wear Louis Vuitton. I've never seen him have any Gucci item. Hindi siya magsusuot ng ganon. Naalibadbaran siya. Akala mo parang pinapatay siya. No, isang beses, hindi ko ito makakalimbago kami. Binilan ko siya ng Tod's na loafers. Sinuot niya for siguro mga 2 times. After nakita ko na sa driver, suot na ng driver. Kasi wala sa kanya. Ang sapatos ay sapatos. Ang t-shirt ay t-shirt. Si Robin, pag makita mo, nung nag-interview ka, ano yung suot niya na damit? Kawasaki! Oh. Yung mga bigay sa kanya. Correct. Ganon siya mag-t-shirt talaga. Basta comfortable. Basta meron siyang damit na napapatong sa damit sa katawan niya, okay na yon. So, ang mas tinatangkilig niya yung mga local brands? Yes, definitely. Mas local brands, mas nagagalingan siya dun sa may mga ganon. So, anong pakiramdam mo nung naibigay doon yung sapatos doon sa driver? Hindi na ako bibili ulit. Sabi ko. Kasi nga, doon ko na-realize na it's all the same to him. Mm-hmm. It doesn't matter to him what ano. So after nung bibili siya, hindi na ano, ganun. At least napasaya niya yung driver. Ay, oo. Totoo. Buti pa yung driver naka-tods. Habang driving shoes nga naman yun talaga. Kaya, okay. Kasi ganun nga si Robin. Ganun siya. Ever since. Kaya sabi ko nga kay Robin, hindi ka yayaman. Hindi ka naman mag-keep. Talagang ano siya, pag naawa, yes. Ganun yes. Siya. Sobra. Hindi ba siya pinagagalitan sa ganun or sinasabihan na medyo control dahil yung, baka yung iba nananamantala na? You know, number one, si Robin hindi siya tanga. Okay, so hindi mo naman siya pwedeng yung pansamantalahan. Hindi siya tanga. Pero nasa system niya talaga na maging ganun. Noong una, nasa-shock pa ako noong una. Pero ngayon, wala na. That is really him. Siguro I will get upset if, for example, hindi siya makapag-provide for my children. If, for example, naaargabyado yung mga anak ko. Pero no, Robin is a good provider. Sa lahat ng mga anak niya, sa lahat sa kanila, financially, pag sinabi na dito mag-aaral, sa ganito mag-aano, ibinibigay niya yun sa mga anak niya. It was my choice of school and yung everyday. Kaya when he's not home, I always explain to the kids, Daddy is working so that we can have this, so that you can have food. At that age, ina-explain ko sa kanila. Kasi syempre, hinahanap nila yung tatay nila, di ba? Pero he is a good father. So, hindi ako pwedeng magreklamo. Kaya ako nagtatrabaho para yung mga sarili kong luho, mabibili ko. Kasi hindi naman ako bibilan ni Robin Padilla ng mga luho ko. Okay? Which is fine. Because yung necessity namin, kanya. Yung everyday namin in sa life, yung pa-aircon namin, yung mga anak ko, favorite ang aircon, mana sa nanay. So, pag nawalan kami ng aircon, baka magalit ako doon, namimigay kami. Pero kami, wala kaming pa-aircon. Okay? Yung nahulog nga yung electric pan, binilan ako ng aircon eh. Dalawa. Alam mo yon, mabait si Robin. Kung kunwari, naaargabyado my kids, I would react. Pero hindi eh. So, there's no problem. So, among the children of Robin, wala namang mga selosan. Bakit siya meron? Bakit? You know, bakit sila meron? Bakit kami wala? You know, I'm not sure. Because matatanda na his other kids. But I know, binigay niya lahat rin sa kanila. Binigay niya lahat. Ang lagi pa nga sinasabi ni Robin, ang lugi are my 2 kids now. Because when they had Robin, when they were growing up, Robin was in his prime. Peak niya talaga. So, nag-aano sa lagi yung sinasabi na yung naibigay niya sa other children niya, which is like a house in Australia where they can run and be free. Hindi niya yun nabigay dun sa kids ko. Yun ang lagi niyang inaano. But, you know, we're happy with what he is giving us. So, hindi kami nagre-reklamo. My kids are so happy. Walang kahit na anong naselos, bakit sila ganito, sila hindi. No. Buti hindi ka demanding, Maria. Hindi. Wala namang dapat i-demand. Si Robin will make sure na we're okay. Alam mo yun? I always tell him that na I'm so blessed because alam mo yun ang laging pinag-aaway. Di ba laging nag-aaway? So, aminin natin ang mag-asawa, perang pinag-aawayan talaga. Kayo? Never kami nag-aaway ni Robin about money. Never ever. But may ruling kayo dyan? No? Ang pera ko, pera ko. Yeah, ang pera ko, pera ko. Okay? Tapos yung pera niya, pera din niya. Pero nagbibigay siya sa amin. You know what I mean? Pero like, to this day, hindi ko alam yung kunwari may endorsement siya. Never ko yung tinanong sa kanya, magkano yung endorsement na yun? Or may balato ba kami sa endorsement na yun? Never. Hindi ako nagaganon. And I think he respects that. He likes that, na ganun yung setup namin. Pero, we have nothing to ask for. Yung iba, katulad naming mga taga
media, parang ako mismo nabasa ko kung gaano mo kamahal si Robin kasi parang give up mo yung career mo para maging may bahay ni Robin at para tumutok sa dalawa niyong anak. I feel yes. It was a choice I made for my family. So there's no regret because feeling ko lang naman, parang pagdating ng panahon na matatanda na yung kids ko, actually, hindi ko nga kinoconsider yung self ko na parang artista ngayon. I don't, kasi hindi naman ako nag-aartista. Alam mo yon? Posting. Hindi din. Minsan. Pero hindi ko na iniisip yung sarili ko as nag-aartista. Alam mo yon, I'm a vlogger, ganyan, I'm an online seller, I'm a tindera, nagbibenta ako ng steak. Ang tagline ko nga, sa umaga, nagbibenta ako ng laman, sa gabi, nagbibenta ako ng balat. Diba? Oo! Diba? Oo, kasi, man. Yes, so, nagbibenta ako ng steak sa umaga, sa gabi, nagla-live selling naman ako. So, alam mo yon, and I can do all of that in my house. And I can watch my kids grow up. I'm there every time they fall, every time they cry, when they wake up. And that's a blessing, that's a gift. Not everyone can do that. So for me, it's such a big thing na I can watch my kids grow up. So no, I don't have any regrets. Do I miss it? Sometimes I do. Sometimes I do. Parang, ay, I say to get all dressed up, nag-gown, naka-ano. Pero feeling ko naman, pag malaki na yung kids ko and makabalik ako, magagawa ko pa rin yun. Iba na nga lang, di ba? Pero that's okay because I had my time that I was able to do it all. There was one time, I had 3 live shows on a Saturday. I was doing wow. And that's when I met him. I met Robin. I was doing 3 live shows on a Saturday. From Wawawi, I would run to E-Live. After E-Live, I'd rest for 2 hours and I'd host PBB. So, na-experience ko yung mga kangaraga na ngayon in my 20s. So, feeling ko, I have those memories sila ko, nung dati. Alam mo yon. So, I don't have any regrets. I'm in a new place in my life. And I love being a mom to my kids. I love it that when Robin wants something, I can make it for him. I can cook it for him. I can make him pandesal. Alam mo yon? So, yun, Norik, isa lang yung tanong mo, di ba? Kung namimiss ko. Okay. Ang dami mong sagot ko, di ba? Namimiss ko ba? Ikaw na lang tatanungin ko. Na-experience mo lahat. Na-experience ko lahat. Yan, yung kangaragan, yung wala kang tulog. Yung feel na feel mo na artista ka kasi segue ka. Alam mo yun? Di ba ganyan yung mga gusto? And yung time na yun, dati umiiyak ako kay Tito Boy. Pag kunwari, every time nawawala ng PBB, para akong sira ulo, tatawagan ko si Tito Boy. Tito Boy. Laos na ba ako? Kasi wawawi na lang yung ginagawa ako. Hindi ako sanay. Napagkatas ng wawawi, uuwi ako. Nagkaroon ako, nung bata ako, ganun yung mentality ko. Tito Boy, iyak ako para akong tanga kay Tito Boy. Tito Boy, laos na ako, I'm only doing one show. Na daily ha? Monday to Saturday. Diba? O para kung sira ulo. O, pili ko laos ako. Para kung sira ulo. Diba? So I guess it's because iba-iba, as you age, nag-iiba yung priorities mo. And right now, it's really my family. It's my kids. Ganyan, so wala kang pakialam kahit sabihin nilang parang yata lumaki si Maria. Siyempre may pakialam ako kasi tao ako, masakit. Pero kaya lang, hindi ko naman sila masisisi dahil totoo. Okay? It's just that wala pa ako dun sa face na yun. Hindi ko pa siya talaga magawa. Siguro yung drive, wala. Because before, alam ko babalik ako sa showbiz eh. Kaya kailangan magpapayat ako talaga agad. Kasi babalik ako eh. Eh right na, nasa bahay lang ako eh. Akala ng mga anak ko, kutsyon ako. Pag nanonood sila ng TV, kailangan nakapatong sila sa akin. Pag kumakain sila, minsan nakapatong. Akala talaga, lalo na yung pangalan, yung bunso ko, akala niya kutsyon ako. Oo, sarap na sarap siya dun sa body ko. At ini-enjoy mo yun? Oo, di ba? Kailan pa yung hinahata ka nung anak mo, gusto niya talaga yun. Yung hindi ka na rin makagalaw. Siyempre, minsan, pagod ka rin, hindi ka na makagalaw kasi ginawa kang una nung anak mo, di ba? Pero, pag lumaki sila, di ba, mamimiss ko yun? Oo, hindi mo na magagawa yun yes, sa yes, hanggang kailan sila. Mababato yan sila. Yes, mandidiri na sila sa akin. Ikakahiya na nila ako, di ba, ganun sila. Pag may kakahiya, kundi... May embarrass sila. Yeah, yun, di ba? So, ina-enjoy ko talaga yung tama times yan. Na ganun. Oo. Ano yung pinakamalalang bashi na natanggap mo? Because of my weight? Yeah. Na sinagot mo? Hindi ko na maalala. Pero depende sa topic ko. Minsan sinasagot ko, minsan hindi. Depende sa topic ko. Most of it, the others, parang, siguro yung pinaka nakakainis, yung mga parang papalitan ka ni Robin kasi mataba ka. Yung mga parang ganon, to that effect. But you know what? Robin has never complained. Although sometimes, pagka, kain kami sa labas. First time namin kumain sa labas. Ang dami kong in-order. Kasi first time, in 2 years, first time niya akong pakainin sa restaurant. So, ang dami kong in-order. Order ako, ganyan. Tapos, sabi ko, wait, nag-additional pa. Hindi niya kinaya. Nagpa-additional order pa ako. Tapos, sabi niya sa akin, hindi niya talaga kinaya. Kumakain kami dalawa, kain kami. After nun, sabi niya, babe, kahit na gusto pa kitang samahan,
hindi ko na kaya, mas malaki yung kargado mo kaysa sa akin. Alam na siya, shock na lang siya na I can eat so much. Kaya. Kasi, oo, nakaya ko. Pero kasi siya, si Robin, hindi siya naman talaga tumataba na sa jeans nila. Ako, uminom lang ako ng tubig, bukas, balo na naman ako. Siya, or 5 days ako hindi kumain, walang nangyayari si Robin. Ang bilis mag-ano, nasa jeans nila talaga, healthy talaga sila. Pero kayo ni Robin, bago ba siya pumalaot sa politika, nag-usap kayo ng masinsin? Yes, yes, yes. Okay, so meron bang mga may pag-ayaw ba sa end mo na wag kasi magugulo lang buhay natin? You know, number one, ang ano ko sa kanya, honestly, kami ni Robin, parang ano siya eh. I told him na whatever it is that he wants, I will support. Sinabi ko to in my vlog, nung nakunan ako yung last nakunan, tapos si Robin never made me feel bad na parang, yung hindi ka buong babae kasi na, hindi ka makaroon ng anak or whatever. He never made me feel bad. In fact, sobra niya akong sinuportahan. So I said, whatever this guy wants to do, whatever he decides on, whatever he does, I will support. And to this day, I am keeping that promise. Sa ginagawa ni Robin ng pagtulong sa ibang tao, madalas, minsan ba naawat mo siya na, uy, baka tayo naman maubusan? Pues never naman ako nanalo eh. Or kunwari nabigyan ko na, o ibigay mo pa to, binigyan ko na nga, iba yung akin. Mag-asawa tayo, parehas tayo! Mga ibang tao, nagsasabi sa kanya na na-offend pa nga siya. Na-offend pa siya. Iboboto ka namin lahat, susuportahan ka namin. Ang laki ng utang na loob namin sa'yo because tinulungan mo kami nung ganito-ganito. Na-offend siya doon. Sasabi pa niya, kung dahil lang po sa utang na loob, huwag niyo po ako iboto. Kasi he doesn't want you to feel, yung natulungan niya, na vote for me because I helped you. He doesn't feel na because he helped you once before that you should vote for him. He wants you to vote for him because you believe in him. Alam mo, kahit yung mga senator na pinapasakay siya dun sa mga float niya kasi wala siyang float. Oh my God, ito na naman, parang naman ako si Raulo. At tumatakbo din siya as senator. Tumatakbo ka pero yung pinapasa niya ng mga kapatid niya. Sabi ko, bakit ka nandiyan?